O si Wasa mga kabosa, welcome please channel ko guys for today's vlog. So nandito po ako sa bonsai ni Kuya Michael dito sa ano niya, area niya ng mga pantigi. So pasilip po doon sa mga ano pantigi ni Kuya Michael. Papakita ko lang po sa inyo lahat yung mga kabosa. So may mga dating vlog na rin po ako dito para po doon sa mga bagong subscriber natin at bagong followers natin. So nagana po ng mga pantigi po. Dito lang po yan sa bonsai ni Kuya Michael sa UP Diliman Boys Society. O siyong guys, wala tayong patagal na pasukin na intro ko. Kaya intro, pasok! At ayun na nga mga kabosay, yan po. So mga naghahanap po ng ano, ah, mga bantigi. Yan, ito pong iba di kay Kuya Ma, ito pong iba na to ay ready na po for show. Yan mga kabosay, iba't ibang laki, iba't ibang sukat, iba't ibang style, iba't ibang forma. Yan. So dito lang po yan sa ano, bantigihan ni Kuya Michael dito po sa UP Diliman Bonsai Society. Yan. Iba't ibang ano po, forma ng bantigi. So ito, ang laki nitong isa na to guys. So ayun, grabe yan, ang laki niyan, halimaw to. Ayun, napaka-forma. Grabe, napakaganda ng mga bantigi na to. So na-vlog ko na rin po ito dati, siguro mga last year ko pa siguro ito na vlog ulit eh. So ngayon pa lang ulit natin na ulit magpunta dito. Ayun, ayun. Mga bantigi at ibang forma. So ito, cascading naman to guys, oh. Super cascade, ganda sa likod, oh. So ito, mga bago itong tanim, siguro 1 year pa lang po yan na itanim ni Kuya Mike, pero iba dito talagang napakatagal na rin sa kanya itong mga to. So grabing drip food nito, oh. So pa cascading din, pero grabe drip food, ang ganda. So cascading din po. Kukunin natin. Yan. So mag-PM lang po kayo, ha, sa mga mahilig sa bantigi, sa naghahanap ng bantigi. So yung iba po dito ready to show na po yung mga yan. Pwede na pong ilaban yung mga yan mga kabonsai. Pwede nang isali sa mga bonsai ano, exhibit, ano. Sa mga kolektor po ng mga bantigi, napakarami po dito sa bonsai ni Kuya Michael sa UP Diliman Bonsai Society. Mga malulupit na bantigi ni Kuya Mike. So dito po sa UP Diliman Bonsai Society, si Kuya Michael lang po ang may pinakamaraming makabantigi dito. Tsaka yung ganitong kalalaki. Si Kuya Michael lang po ang meron yan. Ito, halimaw rin itong isa na ito. Grabe laki, oh. Ito rin po, mga halimaw na bantigi po yan guys. So buti hindi masyadong mainit ngayon. Grabing katawan, no? So healthy healthy ng mga daw niyan mga kabonsay. Meron pa dito guys. Ayan. Ang dami nito. Nasa 60 plus ata ito na bantigi dito kay Kuya Michael. Meron pa nakabato. Ayan. Yung mga nakakasa sa bato. Ito pa guys. Nyo, talagang ano, magiging overrock na nabantigi yan, o ano, bonsai on rock na bantigi guys. Pero ito, ito andito yung isang pinakamalaki. Ang laki nito, puro mga 5 feet ang taas. Yan, may kailang piraso? Ilang piraso yung bantigi? 60? O, so mga kabonsai, nasa 16 pirasong bantigi po yan. Iba't iba't ibang klase ng itsura, iba't ibang klase ng laki. Siyempre, iba't ibang klase ng style. Ayan, no? O, ang dami po niyang bantigi na yan, guys. Sa mga maghahanap po ng bantigi, ha, sa mga mahilig sa bantigi, mag-PM lang po kayo sa akin.
Yan, dito lang po yan sa bonsai ni Kuya Michael sa UP Diliman Bonsai Society. Ready to show na po yung iba dyan, mga kabonsai. Ayan o, pag nandito ka, para ka na rin nasa ano, bonsai show o bonsai exhibit. Sa gaganda ng mga bonsai dito, makikita ninyo gaganda ng mga bantigi. Puro bantigi lang po yan, mga kabonsai o. So ito, ganda o. Napakaganda. Meron dito silang ano eh, may workshop. Ano yun kayo, may bagong ano eh, rewire o unang wiring? Rewire. O rewire guys, o tinan nyo. Yan yung mga latag ng sanga nyo. So rewire yan, rewire, rewire. Papakita ko sa mga wire na yan, ni Kuya Mike ko. So yan yung mga wire ni Kuya Mike ko. Ano, isang sako na o. Mga pinutol-putol na, hindi na si Kuya Mike gumagamit ng luma. Tsaka yung pagtatanggal nila, paputol na para hindi masyadong magalaw yung sanga. Uy. So yan po yung latag ng bantigi nila oh. Detalyado, talagang kahit yung pinakamaliliit na mga sanga eh naka-wire po yan guys. Nino? Si ah, sa Bulacan? Ganda to. Bagong wire din. So, may maliliit din dito mga kabonsai. Pasukin natin yung mga maliliit dito para makita nyo rin ha. May maliliit dito sa loob. Ito medyo maliliit to. Ito, ganyan ang kalaki. So tingnan nyo yung pataba na ginagamit nila oh. Ano? Kunyang karami, halos 1 kilo, 1 pot. Kaya talagang ano, maganda yung mga halaman ni Kuya Michael, talagang sa maintenance. Ano, tatlong balot oh. Tatlong balot na pataba. At maliliit din 'tong mga kabonsai, ito. Lalaki. Puro osmokot po, osmokot. Ang ganda nito. Yung iba naka-wild. Pero medyo maliliit din mga kabonsai. So ito maliit din to. Pero ang ganda ng katawan nyo. So na-workshop na po yan. So ginamitin na po ng mga power tools para magandang tingnan yung mga drip wood. Bantigi. Malulupit na bantigi ni Kuya Michael dito po sa UP Diliman Bonsai Society. Pasya lang po kayo dito o kaya mag-PM kayo sa akin kung kursunado nyo ng bantigi sa naghahanap dyan. Yan. 60 piraso na bantigi na pwede ninyong pagpilian. Papakita natin mamaya. So syempre maliban sa bantigi, eh marami rin si Kuya Michael dito na yang Batangas. So ipapakita ko sa inyo yung isa sa napakaganda nito galing sa ano to. Lian ba si ano, Lian ano? Galing Lian Batangas, yang Batangas. Napakaganda ng paa. Ano? Laki nito. Ilang height nito kay Mike? 3 feet ba yan? 4 feet, ano? Ganda ng paa niyan, guys, oh. Paikot. Oh. Quality. Tapering pa. Buhay na after 1 year. Ano, isang ha? Isang taon, no? Isang taon pong inalagaan yan. Isang taon na ka-ICU. Kasi medyo inaabot ng ano siya, medyo bumagal. Pero nung ina-ICU naman, eh, naka-recover naman po. Buhay na to. Pero isang taon po yan na eh, kita nyo, hanggang ngayon may payong po para hindi siya mababad sa araw. Dahil sobrang init po ngayon, guys. Isang taon pinagtsagaan para mabuhay. Pero ngayon po, buhay na po yan, guys. September pa to na, ano? Tagal, ano? Pero naka-recover naman siya. O so yun guys, ang kitit na yung vlog natin. O sa mga naghahanap ng ano, ha, bantigi, ha, mag-fame lang po kayo sa akin. O ilalagay ko po yung ano, Facebook ni Kuya Michael sa dulo ng video na ito mga kabonsai. O so yun guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe. Pa siyempre, God bless po mga kabonsai. Maraming salamat po. Thank you.